ito. Ayan. Ayan yung mga bagong nakaw yan. Kanina lang yan. May nakita akong laglag na kalamansi eh. Ayan yung ilalim. Ayan ay laglag. Kaya talagang hindi lumulubay talaga yung mga magnanakaw na yan. Ayan yung sa gawin rito. Wala nang bunga dito. Ito sa gawin kasi doon. Naubos na. Kaya dito sila unti-unti nagpupunta. Dito sa may gitna na yan. No? Kaya mga katribya, dito talaga kailangan makahuli. Kaya ganti tayo talaga makakahuli talaga. Eh. Hindi lulubay talaga yung mga kawatan na yan. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong araw na ito, ipipitas po kaming mag-ama. Total po ay bakasyon po ngayon ng isang linggo. Yung aking anak ay ating maturuan na rito sa pagpipitas po ng kalamansi para maranasan naman niya yung kung paano maging kalamansi farmers. At least po noon, yung kanyang kikitain ay kanya pong pinaghirapan para yung pagpapawis po niya ay maranasan niya na ganoon pala kahirap pag po mag-aalaga ng kalamansi, pipitas ng kalamansi, at least yun makakatulong yun sa kanyang pag-aaral para lalo siya magsumikap na hindi magpabaya. Ano mga sasabi mo? Anong mga first time mong mamitas? Maraming beses ka nang namitas ng kalamansi, ano? Oo. Sige, para maranasan mo naman yung ganong hirap noong mamimitas ng kalamansi at kung paano kumita po ng pera sa pamamagitan po ng kalamansi na kung saan hindi lang po ito napupulot kundi bagus talagang pagtsatsagaan mo, papawisan ka para magkaroon ka ng panggastos. At magamat maganda ang kalamansi na negosyo, pero pinaghihirapan at pinagtsatsagaan din yan. Siyempre, ginagastosan din natin yan na kapital. Ngayon po ay ang aming pong magiging target na pagpitas ngayon ay 4 na bag. Yan. Di pa muna natin dito papagrupo. Kami lang po muna dahil konti pa lang naman po yung order. Pag marami na po yung order, tsaka po tayo ngayon igugrupo itong ating kalamansi. Okay, sige. Yung ganito, laglag muna ito para pagpapatabayan. Tapos yung hinog na ganito, sige, pamimigay naman natin yan. Ang pipitasin mo yung mga malalaki lang, ano? Oo. Ito, ganitong size. Yan, yung berde. May mga bagong bunga. Pag mapipitasin, ito pwede na yan. Ito. Oh yeah, pwede yan. Lalong pwede yan dahil yan ay hinog. Okay, dinig ka. Dito ako sa kabila. Yan. Yung mapipitas mo eh. Okay, yun ang magiging para sa iyo. Yan, mga katribya, tayo ay pitas ng kalamansi. Ayan, iiwanan po natin yung ating pangsunod. Yung ating pang-December. Dahil sa kabilang linggo ay December na. Ayan. Kaya kung yung buwan ng Nobyembre ay hindi gaano tumaas, baka sakali itong December na ito ay tumaas ang kalamansi. Dahil paubos na rin po ang mga bunga. Lalo na rito sa amin, sa lugar namin. Halos pinupulot-pulot na lang ang kalamansi or hinahalaw-halaw na lang. Dahil wala na pong makuhanan. Kahit nga po yung mga magnanakaw eh. Wala na rin silang makuhanang mapipitik. Kundi bagkos ito na lang itong atin. Ng kanyang tinitira na palagi. Dahil ito lang naman po kasi ang mayroong bunga. Yung sa kapitbahay namin. Eh pang December pa. Yung mapipitas. Ganun pa man. Bahala siya sa buhay niya. Masaya siyang namimitik, nagnanakaw, bahala siya sa buhay niya. Sa tayo, diretso, continuous, marangal ang ating hanap buhay.
Wala tayong inaargabyado. Kung siya ay masaya doon sa kanyang pang-argabyado, sa kanyang pagnanakaw, go ahead. Ano lang naman tayo, mga katribya. Dahil meron naman pong justisya ang nasa taas. Bahala na nasa taas. Hindi man siya mahuli. Ano lang pagnanakaw na ginagawa na muntik nang makuha, mahuli ng ating anak. Swerte nila. Pero sa susunod, basta't meron lang po mauumpisahan na madali, asahan na po natin nyo. Yung kwan mo, yung lalagyan mo, ibaba mo, dalawang kamay ang pagpitas. Kaya tinuturuan po natin yung ating panganay paano ipagpitas. Ganyan lang, babaliin mo yung tampok. Yan. Yung mga malalaki, silipin mo mabuti. Dahil yun eh, mahihinog lang. Yung mga bata, talagang tuturuan na rin po natin. Para noon at least yung kanilang kikitain, pinaghihirapan. Meron kasing mga bata, tinuturo ang magnakaw ng magulang. Kaya paglaki ng bata, magnanakaw. Kasama na niya sa pagnanakaw. Nako. Kaya pagka nahuli, kahiyahiya sa magulang, pati na yung lahi nila nadadamay dahil doon sa pagnanakaw. Although na yung mga magnanakaw rito, kung ilang beses nang nahuhuli, susunod na sila ay mahuhuli. Madidiin na po yan. Pihitilan tayo ng actual o akto na natin silang mahuhuli. Kaya magpiesta na ang mga Damocles na magnanakaw na yan. May araw rin ng mga yan na sila po ay masakot eh. Hindi man tayo, yung mabibiktima nila ang makakasakote. Bilang mo araw-araw lagi tayong minawawalan. Ganyang katindi ang mga hinayupak na yon. Inaya pa yung anak ko na dito eka, pumitas eka tayo. Bilisan mo ang pitas. Hindi niya alam. Yung may-ari na pala yung inaaya niya. Sayang lang, di lang po nakuhanan po ng video. Pero namukaan niya. Sino yung mga magnanakaw na yun. Mga kabataan lang. Pero minimi at miya itong ating kalamansi sa kanya pong pagnanakaw. Yan ang halos nakakaubos. Tsempohan na tayo ay wala, tsaka sila ngayon sasalakay. Ganun mga katripya. May ginhawa nga naman ay kapumitas at malalaki, marami, tapos ay mga berde. Jebe, bago mo iwanan yung itong sampuno, tingnan mo muna yung nasa ilalim bago ka lumipat dyan. Ubusin muna nang ubusin nyo nandito. Ganun yung pagpitas na bago mo iwanan, wala nang matitira na pitasin. Yung ating kalamansi, nintipon natin siya sa presyo. Iniis talaga natin hindi po mapitas. Para maganda-ganda po ang mapagbibilan. Yung mga kawatan naman, sinasamantala ng mga hinayupak. Iniiwan sa atin ng dilaw,
siya na kumukuha naman ng mga berde. Hindi titino talaga ang kuwan sa mga korupsyon, mga magnanakaw. Masayang masaya sila pagka mayroong ninanakawan. Pagka dumaing sa Panginoon Diyos yung ninakawan nila, delikado sila. Sila lang po ang ating pag-asa, yung nasa taas. Hindi man siya mahuli, pananagutan niya ng malaki yun. At tadalin niya, pati ng kanyang anak, pati anak niya, natututo na rin magnanakaw dahil sa kagagawa ng mga magulang. Kami ngayon ay mabilis mapuno ang red bag o ang ating lalagyan dahil doon sa ating red check. Kinukuha na po natin yung ating hinog para naman niya sa pamamahagi. Hinog naman na yan para naman po yan sa kalamansi. Pataba naman niya. Kaya dalawa yung mapapalugod natin. Kalamansi, pati rin yung ating mabibigyan ng kalamansi. Sa gawin dito, ubos na yung ating mga berde. Nakuha na po ng mga inayupak na magnanakaw. Dito ba kayo naghabulan? Opo. Swerte. Medyo malaki-lati yan ng anak ko. Kung hindi lang sana at makuha niya, baka mayroon siyang nadampot. Kayo ni nahuli, nako. Durado. Lahat ng mga pagnanakaw na nawawala rito sa aming lugar, sa kanila lahat madadagan yun. Nasampula. Hintay lang po ng masasampula. Meron na yung masasampula. Ayun. Doon na. Tira pa yan. Titignan mo mabuti yung kwan mo, nipitas. Bago ka lumipat, kailangan clear. Ito yung mga napipitas natin ay pang December na talaga. Okay, mga katribya, petas-petas po tayo ng ati pong kalamansi. Yung ating napitasan, mga katribya. Laking ginhawa ng ating kalamansi nung makuha na po yung mga bunga. Tapos ang ating pasusunod,
Ito na po yung ating mga pansusunod. December na po natin yung madadali. Ano, panganay, okay ka lang? Opo. Ano, mahirap, masarap? Masarap. Masarap? Oo. Di ka nahihirapan? Nahihirapan, no? Oo, oh, yeah. Masarap na mahirap. Yan ang buhay noong magkakalamansi. Talagang paghihirapan mo, yung kikitain. Hindi kagaya ng ibang mga magulang, tinuturuan yung mga anak na magnakaw. Pagka mayroong nanakaw, ay tatanong pa kung marami pa. Sige ka, kumuha ka pa hanggang di ka pa nahuhuli. Mayroong ganong magulang na yung sa halip na turuan ng mabuti, pagalitan yung anak doon sa pagnanako na ginagawa, kinukonsinte. Kaya nga pagka mayroong nagpuntang manok, eh huli may kaanak at mayroong naikatayong ulam. Kaya dumating ang panahon, noong siya ay naging binata na at manda na, sakit na siya ng lipunan, sakit na ng barangay, sakit na ng bayan. Bandang huli, humihimas ng rehas. Eh buti sana kung humihimas ng rehas. Eh kung halimbawa ay natsyempuhan, may gamit yung ninakawan, ay baka hindi lang rehas ang kanyang himasin, kundi pagkusepuntod na. Kaya yan po yung ating masasabi sa mga nagnanakaw, magbago pa habang maaga. Ito na po yung aming napitas ng aking panganay. Kaya mabilis lang. Kaya lang siyempre marami rin po tayong dilaw. May paglalagay naman po yung ating dilaw. Kaya tinitray na po natin. Ito po palpak. Yan ang talagang matrabaho. Umipitas ka na sa itaas, pipitas ka pa sa baba. Pagka po sa kalamansi, talagang tinatawag rito, hindi ka mabenta yung kalamansi. Sabi nila, pagka nalaglag, mabenta ang kalamansi. Hindi, ang tawag dyan, katangahan. Talagang ganun, hindi talaga tayo na may pagkakataon na ganyan. Nasa halip na mabulos natin, sa baba na bubulos. Kaya mangyayari dyan, pipitasin natin uli. Ngayon, pupulutin natin sa ibaba. Pa yung ating isasali. Kaya doble trabaho. Okay. Ayan mga katribyo. Naka isang bag na kaming mag-ama. Unin mo yung tubig para makainom tayo. Yung kalamansi natin napitasan. Kaya pwede na natin itong sabugan ng abono pag napitas na po lahat. Pero hanggat di pa natin napipitas yan, di pa natin siya pa pwedeng applyan ng ating pataba. Tinaman ninyo yung ating pangsunod. Kaya yung magnanakaw mga katribya, di naman niya kayang ubusin yan. Titiran tayo ng dilaw. Pati na rin po ng pan-December. At ang makukuha lang naman niya, yung kanyang kaya pong kunin. Kaya alam mo siya, malakas maubos ang kalamansi pagka ito ay grupo. Pag marami sila, nako talagang lalunusin lahat yan. Kaya yun. Doon po sa Pirumbo, kabataan, yung nakikita natin, muntik nang mahuli po nung aking anak. Hindi kaya nakukonsyensya ang mga magulang nila, tinatanong kung saan galing yung kalamansi na ibinibigay sa kanila. Kaya kinukonsinte, mga magulang po ang siyang nagtitinda nung kalamansi na nakukuha nung kanyang anak. Maling pagtuturo, hindi maganda. Kaya yun, mas magandang turuan natin ang ating mga anak galing sa kanilang pawis sa marangal na hanap buhay para hindi maging sakit ng lipunan. Gaya ng mga pagnanakaw na ganyan. Kaya yung bata pa lang po, yung anak po natin, tinuturuan natin sa gawain pagkakalamansi para at least yung kanyang mahahawakang pera galing sa kanyang pinagpaguran, maiingatan niya. Hindi bili rito, hindi bili roon, basta't yung pangangailangan lang, yun lang yung kanyang bibili. Okay? Relax naman muna tayo ng konti, pahinga. At medyo mainit-init rin po yung panahon. Tagal-tagal na rin po, hindi po nauulam, wala po nang bumagyo. Bulan po kahapon, kaya lang, saglit lang. Harang ihilam po ng daga. Kaya
ang lupa natin ay tuyo pa rin. Kaya yung ating Pupilipitas ay tira na noong mga kawata, mga magnanakaw. Okay na, ano pa buksan mo? Kuha muna tayo, tas muna tayo mga trivia. Ito. Ayan. Ayan yung mga bagong nakaw yan. Kanina lang yan, may nakita akong laglag na kalamansi eh. Ayan yung ilalim. Ayan ay laglag. Kaya talaga hindi lumulubay talaga yung mga magnanakaw na yan. Ayan yung sa gawin rito, wala nang bunga dito. Ito sa gawin kasi doon, naubos na. Kaya dito sila unti-unti nagpupunta. Dito sa may gitna na yan. No? Kaya mga katribya dito talaga kailangan makahuli. Yung ganti tayo talaga, makakahuli talaga eh, hindi lulubay talaga yung mga kawatan na yun. Isipin ninyo eh. Kahit na nakita na noong ating anak, hindi pa rin naglulubay ang mga lintek. Gano'ng katitindi ang magnanakaw na yun. Kasi pagka kasi nahuli, iba, pinapatawad, areglo lang din. Masampo lang natin. Makahuli lang tayo mga katribya. Makakahuli at makakahuli rin tayo. Unting kwal lang. At tis-tis lang po muna. Iyan lang muna natin silang magnako doon sa kanila pong gusto. Isipin mong tagal po natin hinihintay po yung presyo. Tapos pinlalakin natin ang ating bunga sa pag-asang pagtumaas tsaka ating pong pipitasin. Ang magnanakaw naman sasamantalahin namang nakawin ng iyong kalamansi. Kaya magbubugtong hininga ka na lang, titiis kagat labi ka nga nung kukuha na lang tayo doon sa magnanakaw. Ipanalangin na sana'y magbago, tumigil sa kanilang masamang trabaho. Dahil pagka sila ay nahuli, hindi man tayo makahuli, ay sigurado baka meron sila paglagyan. Hindi makapagtimpi yung kanilang mananakawan. Kaya ako sa kanila, hinto na nila yung kanilang illegal na gawain. Magbanat ng buto, magpawis, magtrabaho. Ano ba kung makipitas ka ng kalamansi, at least kumita ka sa buong maghapon, marangal ang iyong hanap buhay. Hindi kikita ka ng laging patago, lagi kang kinakabahan, kung ikaw ay mahuhuli. Kaya pagkalimbawa ay nahuli naman niya, mga katribya po yung magnanakaw, sasabihin nun, minsan lang niyang ginawa. Kakadami na po namin nahuhuling ganyan, yun ang kanyang katwiran. Minsan lang na ginawa, tapos nahuli siya. Meron niya ako nakakausap pa dyan. Bakit naman ka, anong mahuli siya, lahat ka ng pagnanakaw sa kanya na idadagan, very natural. Dahil sa kanya siya na aktong nahulihan ng pagnanakaw. Kaya pinaka the best para hindi ka sa iyo mabunto na lahat ang iyong kasalanan ng pagnanakaw. Huwag ka magnakaw. Yun ang pinaka the best. Mahuhuli rin natin yan. Tsaga-tsaga lang. Dahil ang kalamansi naman natin eh, hanggat yan po ay nagbubunga, tuloy-tuloy naman po ang pagnanakaw ng mga hinayupak na yan. Kaya pagka wala ng bunga, tsaka na lang mahihinto yun. Malin natin, baka pag naubos na bunga nito, mahuli na natin yung mga hinayupak na yan. Sige, itas tayo uli. Napita rin po tayo ng mapuno mga katribya. Ayan na mga katribya, nakakadalawang red bag na po tayo na napipitas. At maaga pa naman, di pa po tayo nakakasadsad po ng ating tudling. Marami pa po mga trivia po na kung saan po yung ating panunod. Kaya lang, nakakalungkot dahil meron tayo mga puno talaga na nasimot ng kawatan ng magnanakaw. Yung palatandaan ng aking anak na nakita niya ay kulot ang buhok. Kaya lang, syempre, di naman batayan po yung kulot ang buhok dahil marami pong kulot ang buhok eh.
Kaya pag nakita na yan, tsak, nag-aaral sa dito yun. Yung mga kabataan. Isipin mo eh, muntik na silang mahuli, nadampo na tik ng abutan. Aba, hindi pa rin tumitigil sa pagnanakaw. Kuyo na mayroong takot. Hindi na uulit yun, hindi na babalik. Eh, pero bumabalik pa rin eh. Dahil yun yan, meron tayong bago uling pitik na nakikawa sa din na isang puno ay naubos. Ano ba ang style nung nakita mo? Nakatungkos. Nakatungkos yung bawat kwan nila. Ninanakaw. Wala laking damit. Tapos iniipon. Pagkatapos, yun. Tsaka babubuhatin. Pero meron na rin po kaming pahinala o prospect pa lang naman. Ganun naman talaga. Hanggang di po nahuhuli. Puro prospect pa rin. Kaya yun na lang. Matsempo na lang po sana natin. Ngayon ko na lang pagnanakaw yung akto para hindi na po kung saan eh marami pang maging biktima ng kanilang kawatan na ginagawa. Dahil marami na rin po rito sa amin nagre-reklamo, nawawalan ng red bag, dumadami. Kaya pinaka-dabes talaga dun pagka nahuli, mabigyan ng leksyon. Para nun, matakot pa yung gusto pang magnakaw at yung magnanakaw. Hindi po kasi matitino mga halaman dito sa amin pagka po gano'n. Yung pong kawatan. Dati-rate, ang ating lang kalaban ay putakte. Tinutusok po yung mga bunga. Eh ngayon mas matindi. Maiitim ang ulo po yung tumutusok. At iniiwan po yung mga hinog. At yung tinitira sa atin. Kaya yung mga hinog yan. Nilalaglag na lang po natin. Para po sa pataba. Yung pong atin namang napipitas. Yan. May mapupunta yan sa ating mga kapwa tao. Sige, pitas pa po tayo. Makaka-isang salim pa po tayo ng ating kalamansi. Okay, kailangan okay ka lang? Oo. Oh. Sige. Ang ganda yung pinapractice natin po yung ating anak para at least eh, ma-experience po niya yung mamimitas ng kalamansi. Ito na mga katribe po yung ating pipitas ng kalamansi. Pulang tatlo. Yung ating nabipitas ng aking panganay. Eh, mananangalian muna po tayo. At yan, dito na po tayo kakain sa kalamansi. Sugata. Yan, at ano ba nilutong ula? Ayan, siligang na tilapia. Yan po yung ulam natin. Sige mga katribya, tayo po ay mananangalian. Dito muna po tayo kakain sa kalamansian. Mas masarap pong kumain po dito dahil sa ilalim ka. Mahalim mo baka meron pumuntang kawatan eh. Baka huli tayo. Okay. Kain muna tayo mga katribya. Ito yung karagdagan nating pitas mga katribya. At hapon na, kailangan na po natin na umuwi para po ito ay ating mapilian, yung ating kalamansi na napitas. Alalaman natin kung makakailang dilaw, tsaka po ng red bag na berde. Para sa malamang ngayon, baka nasa tatlo ang ating berde at maaaring mahigit na kulang dalawa yung pong ating recheck. Sige. Okay na tayo mga katribya dahil hapon na, bukas na mong buli. Ating pagpitas. Kasama natin po yung aking anak na pag-training. Ito na po yung ating tatlong berde na napitas. Pero sa ipupunoy po bukas. Ito yung ating isang hinog, yung reject. Ayan mga katribya, yung kaisa. Kaya napitas namin ay kulang 5. Pero pa tayong kulang. Ito naman yung kalananay. Ay, lalaki ng bunga. Ito po ay sa bigaan. Yan na magandang bigain. Makakatas. Oo.
Okay. Yeah, masusulit na rin paghihintayin natin dahil umaangat na yung kalamansi. Hindi kagaya ng dati na mura. Medyo mainit na ang dating na kalamansi ngayon. Pati dilaw ngayon, marami na naghahanap. Kaya yung magnanakaw. Eh, ganda lang yung lalipag nanakaw. Kaya di sa lahat ng panahon eh, jackpot sila. Kawawa kayo pag na-tempo. Kaya nga. Yeah. Kung napapanood ninyo ito, ginababala namin kayo. Kasi yung kasing lahat ang nawawalan dito, usapan namin. Kahit sino mahuli, isang mananagot lahat ang nawawala rito. Ididiin lahat yun. Kaya sa kanya malamang, mapupunta. Malamang maghihimas kayo na rehas na malamig. Masample lang. Basta nero lang tayo, masample lang na maaakto ha. Dahil hindi naman doon, paareglo na. Kaya nga. Dahil iba na kasi eh. Gang na kasi masyado yan. Okay, marain ng grupo eh. Okay. Hindi lang tatlong grupo eh. Tsaka hindi. Baka hindi lang sa pagnanakaw, banda huli, mang hold up pa yan. Oo. Eh, lalo na. Tsaka kuhan, mabibisyo yung mga iya. Gumagamit niya raw iba ng kuhan eh. Nagbabawal na gamot eh. Dito pa nga nagpapalipas. Bago yung magnakaw eh. Dito bago magnakaw. May mga pat session pa. Oo, minakukuha nga mga... mga paraphernalia ako sa mga kubo nung may mga kalamansi. Mga binagbabawal lang. May mga bote ng alak. Kaya matindi ang kuhan na yan. Mga kawatan na yan. May nakukuhang napkin ng babaeng may dugo pa. Oo, isipin mo nga na eh. Pati babae na ito, ginagawang hotel yung mga kubo. Pwede nga sa lahula yung kubo ng mga magkakalamansi rito. Ayun, kaya maganda yun dito eh. Makapaghigpit ang mga tanod tsaka ako, pulis. Para hindi... meron niya kami CCTV rito, hindi naman nahahadip lahat yung dumada. Ayun lang. Ang masama doon, wala pa yata signal yung isa. Wala signal yung isa, kaya isa lang. Kaya naiiwasan. Kaya makakagawa talaga sila ng anomalya. Ayun. Ayun mga katribya, yung ate pong anak ay naturuan na rin natin yung pagpitas. Kasi pagkating yung kanyang kikitain ay pinaghihirapan, hindi siya matuto doon mapagsamantala gaya itong mga magnanakaw. Tinuruan yung kanilang mga anak sa pagnanakaw dahil para madali magkapera. Oh, madali magkapera. Bandang huli. Ayun. Pati yung nagtitinda niyan. Makakasangkot yan. Yung bumibili niya, mananagot pati. Mananagot din niya. Ingat-ingat kayo. Mas malaki ka sa laro. Kaya umiiksi na yung mga paano, mga kone, mga kawatan. Maghintay-hintay lang dahil marami na rin mga lockout na. Yung kasi mga grupo na yun, mga kilala na namin, hindi lang namin maaktuhan. Mga kilala na namin niya kung sino-sino kayo. Kaya hindi sila dapat naaktuhan lang kayo, ayun. Pasensya kayo. Pag nahuli, sabihin, may isa lang ikat ginawa. May ika. Ngayon ko lang nakakumakukulong eh. Ngayon ko lang ikaw maghihimas sa rehas eh. Ngayon ko lang maghihimas sa rehas eh. Kaya galingan mo, ikaw na magnanakaw. Namukaan ka na. Kailan na namin kailan kayo. Kailan na. Kaya... kailan namin na kayo machempohan. Machempohan. Para na may ebidensya kami. Pagka nakita kayo, automatic yun. Dahil... kumukuha kayo o hindi kayo kumukuha, basta na-chempohan kayo. Nang kalamansiyan, siguruhan nyo. Kaya pagbutihan nyo ng pagnanakaw. Yun naman masasabi natin. Maawa ka sa sarili nyo sa mga magulang ninyo. Tsaka na masasabit pati magulang ninyo. Kaya nga yung iniwan ninyong dilaw, ayun na, pinitas na namin. Ayan, mapupunta sa kawanggawa ngayon niya. Ayan, yun ang mainam ko. At least, hindi masasayang yung pinagpagalan, pinaghihirapan. Sabi ko nga, kababayan. Sabi ko nga, lahat ng birthday ko, iwan ng dilo. Pagka doon ako nakahuli, kaya yung malaki. Oo, dahil ikaw, dilo na lang yun. Pagka nahuli mo yung nanako, dilo na lang ikaw, ninanako pa. Kaya, ikaw, dami kang birthday, okay, dilo, ikaw kinuha. Ayan. Ayan to, kakunting tiis lang. Ayan, maangat na po yung presyo ng kalamansi. Ay, masusulit na rin yan. Siyempre, meron rin tayong abutan din na berde. Bagamat marami pong mga reject, tataas din naman ang reject. Hindi naman kami nang inayang sa kinukuha ninyo, kaya lang nalululong kayo sa hindi magandang bali. Hindi maganda na yun. Kawawari kayo sa bandang huli. Kayo rin ang aanin niya. Kahit yung kami lang, mapapalitan yung kinukuha ninyo. Kayo. Marami nang nape-perwisyon na. Isipin mo, ilan na ba yung mga nanakawan? Iba pa, bukod pa dyan, iba hindi na nagsasalita. Hindi na kumikibuyo yung iba. Oo. Magsalita ka man yan, kaya alarin eh. Kaya, alarin ang yayari. Kaya dihiyamay ka sila. Alam mo ka nila, hindi mo alam nung yayari sa'yo. Hindi na alam, siniskreto lang sila. Kaya kanya-kanyang huli na lang, yun ang usapan namin.
yung mga nabiktima. Paano mga katiba? Tuloy na po tayo. Hanggang bukas po ulit para po sa ating next episode, next vlog. God bless ninyo lahat. Bye-bye.